kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas. Dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. So isa yon. Pangalawa, ginamit mo yung term na paglubog, no? Yeah, so i-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Pero may mga utol, oh. Ah, to titingnan natin kasi sinearch ko 'yan mula sa Google, no. Does Manila will sink, something like that. Sabi agad, ito agad nang bumungad sa akin. Manila in the Philippines is among the fastest sinking cities on the planet, with some areas subsiding up to 1.5 centimeters per year. Okay? So yan mga utol. Napakalinaw niyan. So ano masabi niya natin? Nakakapangamba yan mga utol dahil ang sabi nila 2050, no? Ayan, no? Is Metro Manila going to sink? Based on satellite imagery, physical evidence, and other studies, many parts of the Philippines, including Metro Manila, are sinking due to sea level rise as a result of climate change. Bago tayo magsimula sa ating featured video, mga utol, ay inaanyayahan ko muna kayong paki-like and paki-follow ang ating official Facebook page, Alamin Natin PH. Para na rin sa mga mahihilig manood sa Facebook. Maraming salamat po. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Bukod sa issue sa pang-aagaw ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea, mga utol, ay may mas mabigat pang kinakaharap ang ating bansa. Mga utol, yan ay ang climate change. Isa itong global phenomena na kadalasan sa ating mga kababayan, at hindi lamang mga kababayan natin, ang buong mundo yata halos, parang binabaliwala ito. Pero ito po ay talagang nangyayari na. Yung paglubog ng mga isla, pagtaas ng mga tubig at pag-init ng ating mundo, ramdam natin yan mga utol. At eto nakakapangamba dito. Dahil ang Pilipinas ay isa sa mga tinatayang lulubog kapag tumaas ang tubig, partikular ang Maynila mga utol. Aalamin natin yan, ito'y mula sa yung araw. Paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Ayan, oh. Pilipinas maghanda na sa mas grabe. 2030 lulubog ang Maynila. Totoo ba ito? Kailan nga ba? Paano nasabi? Aalamin natin yan mula sa mga report na ating makakalap. Mga utol, game na. Sa iyong araw, paki-subscribe mga utol, paki-like na rin yung video. Isang nakakagulat na katotohanan mga kaibigan ang ating pag-uusapan ngayon patungkol sa lugar ng Maynila. Halos 15 milyon na mga tao ang naninirahan dito. Tama. At ang Manila ang isa sa mga pinakamabilis na ekonomiya dito sa Pilipinas. Dahil ito ang sentro ng kalakalan sa ating bansa. At simula noong 1993, ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, ang buong karagatan sa buong mundo ay umaangat ng 3 millimeters bawat taon. At tinatawag itong sea level rise. Pero dito raw sa Pilipinas mga kaibigan, ayon sa Geophysical Research Letter, ang Pilipinas, lalong higit dito sa Metro Manila, between 2015 hanggang 2020, ay 7 beses daw na mas mabilis ang pagtaas ng sea level sa ating bansa. Higit sa lahat, ang lugar ng Maynila. At ito mga kaibigan ang nangyayari. Unti-unting lumulubog ang Metro Manila. Kaya naman, ito ay isang nakangangamba na katotohanan para sa atin mga kaibigan. Teka lang ha, ano nga ba epekto? Ito'y dahilan ng climate change mga utol. Paano nga ba nangyayari na tumataas yung tubig? Siyempre pag mainit ay umaalsa yung tubig sa karagatan. And isa pa, yung mga yelo sa Antarctica, sa Arctic, natutunaw na unti-unti. Siyempre madadagdagan ang mga tubig sa karagatan. Yun lang yun. Kaya yung sinasabi nila na 3 mm per year sa buong mundo ay tumataas ang tubig, at dito sa atin ay 7 times sa average na pagtaas. So mga 21 mm
So more or less mga 1.5 centimeter kada taon ang pagtaas ng tubig dito sa ating bansa. So nakakabahala yan mga utol. Kahit na kung ano pa man, eh pati ang GMA, Integrated News. Ayan na GMA mula sa Integrated News. Oh. Lumulubog na ba ang Maynila? Nilabas rin nila ang report na ito. Ayan. Para lamang sa kaalaman ninyong lahat. Lumulubog na ba ang Maynila? So mamaya titingnan natin yung tungkol dito, yung mga report. So sobrang dami na. Since parang isang dekada na ay merong mga report tungkol sa pagtaas ng tubig sa buong mundo. Okay? Tuloy na natin. Pa, ni Dr. Fernando Siringan. Siya ay isang professor sa University of... Balikan natin. Oh, ito Dr. Fernando Siringan ang nagsabi nito. Nangangamba na katotohanan para sa atin mga kaibigan. Ika pa ni Dr. Fernando Siringan. Siya ay isang professor sa University of the Philippines Marine Science Institute. Ito pa ang kanyang sabi ayon na rin sa isang interview sa GMA News. Ang Metro Manila ang isa sa mga pinakakawawa na maapektuhan ng pag-angat ng karagatan dito sa ating bansa. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas, dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. So isa yon. Pangalawa, ginamit mo yung term na paglubog, no? Yes, so i-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Una ay linawin natin ano, na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Pero may mga utol, no? Ha? So titingnan natin kasi sinearch ko yan mula sa Google, no? Does Manila will sink? Something like that. Sabi agad, eto agad nang bumungad sa akin. Manila in the Philippines is among the fastest sinking cities on the planet, with some areas subsiding up to 1.5 centimeters per year. Okay? So yan mga utol. Napakalinaw niyan. So ano masasabi niya natin? Nakakapangamba yan mga utol dahil ang sabi nila 2050, no? Ayan, no? Is Metro Manila going to sink? Based on satellite imagery, physical evidence, and other studies, many parts of the Philippines, including Metro Manila, are sinking due to sea level rise as a result of climate change. So, kaya yung mga summit ng ating mga world leaders, kapag nagkikita-kita sila, eh, isa sa pinaka topic talaga nila, main topic nila yung paano mariresolbahan yung climate change. Nararamdaman rin naman natin yan lahat, diba? Mainit, biglang uulan. Nung Abril, mga utol, first time ko nang may Abril na umuulan. So hindi yan usual na nangyayari sa atin. Kadalasan, pag Abril, napakainit lang talaga. So may mga pagkakataon na sobrang init, tapos uulan. Diba? Iba na talaga yung nangyayari sa mundo. Alam niyo yung nangyayari sa Europe, mga utol? Ito ha. Totoo ito nangyayari sa Europe. Sa Europe, sa sobrang init, sa Germany yata, natutunaw yung mga kalsada. Yung mga asfalto, mga utol, ganun kainit. Malamig na bansa yung lugar na yon. At meron pa nag-comment sa akin, isang Pinoy na nakatira sa Germany. Normally daw, wala daw silang aircon talaga doon. Ang meron sila sa mga bahay ay heater. Uubod ng init, so wala silang magawa. So ganun ang nangyayari sa mundo, kakaiba na. Yung mga dating hindi natin nararanasan ay nararanasan na natin. So hindi ito dapat baliwalain. At alam kong hindi ito binabaliwala ng mga world leaders. So napakarami pa nga daw namang sagot o tugon o solusyon sa problemang ito. Ngunit hindi ginagawa. Kailangan magtulungan ng lahat ng tao sa mundo dahil tayo rin naman may kasalanan kung bakit nangyayari ito sa mundo natin. Okay? Tuloy na muna natin. Magkomento na kayo sa mga inyong kaalaman tungkol dito sa pangyayari ng climate change. Tuloy na natin. Mga bahagi din naman ang Metro Manila na hindi lumulubog. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay inihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan
sa inyong pagsuporta. Oh, paki-subscribe, paki-join, paki-like ng video. At balik tayo sa ating topiko. Sa iyong araw. Isa ang climate change sa pinakarason kung bakit umaangat ang ating mga karagatan at kung bakit nagkakaroon ng sea level rise. Oh, yan. At dahil sa pag-init ng ating panahon, sa pagdaan ng panahon, ay ito ang dahilan kung bakit tumataas ang sea level sa buong karagatan ng ating mundo. At ang pinakadahilan ng pag-init ng ating mundo ay dahil sa paggamit ng fossil fuels gaya na lamang ng coal at natural gas. Tama. Ito pa ang sabi ni Professor Siringan. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. May dalawang aspeto sa pagtaas ng dagat. Ang isa bale, yung dagat mismo ang tumataas. At yung tumataas na dagat ay pwede nating i-relate sa tinatawag natin na climate change. No? Dahil sa umiinit ang tubig dagat, ito ay umaalsa. Tama. Kung kaya may contribution yon sa pagtaas ng dagat. Ang alawa, still with climate change, no, sa pag-init ay natutunaw din ang mga glacier. Ilan pang glaciers sa Arctic, Antarctic, at ang pagkatunaw ng mga ito ay nagdumadagdag sa tubig, no, sa karagatan, kung kaya tumataas din ang dagat. At meron pang ibang nagko-contribute na climate change related sa overall na pagtaas ng dagat. Kasama din dito yung pagbabago sa lakas ng hangin ng tinatawag natin na trade winds. At ang trade winds na ito ay hinahagod niya ang tubig sa karagatan ng Pasipiko, at ito ay dinadala sa Pilipinas, parang itinatambak, no, dito sa atin. At ito nga, kaibigan, ang nakakangamba dahil ayon sa Greenpeace East Asia, posibleng lumubog ang ilang bahagi ng Maynila sa taong 2030. At ito ay malapit nang mangyari, mga kaibigan. At posible na ang isa sa mga pinakamabilis na lumubog sa buong mundo ay ang Metro Manila, kasabay nito ang New York City at ilang bahagi ng mga syudad sa United States of America. Kung mangyayari yan sa mga susunod na panahon, ilang dekada na lamang yan, mga utol, 2030 to 2050, lilit ang mundo, no? Lilit ang mga kalupaan, no? At magsisiksikan ng mga tao, pati yung mga siguro yung hindi nagagalaw ng mga forests, matitirahan na rin ng mga tao. Isa rin naman talaga sa mga dahilan, numero unong dahilan ng climate change na yan, yung pagkaubos ng mga puno natin. Kaya dapat talaga bumalik na tayo doon sa ano, yung mga native na pamamaraan. Hindi na natin ubusin yung mga agubatan, yung mga puno, kasi sila yung nagbibigay ng balanse sa mundo natin. Kaya nga, unang-una, tayo rin na may kasalanan kung bakit nagkaaganyan ang ating mundo. Kung bakit mamamatay ito, masisira, dahil sa kasakiman ng tao. Yan lang naman yung dahilan yan. So, tayo rin lang pwedeng rumisulba nito. Pero paano? Kailan? Kailan sisimulan, di ba? So, ano masasabi nyo dyan? Tuloy na natin. Naika pa ng mga scientifico, 13.24 millimeters bawat taon ang pag-angat ng tubig sa Manila Bay. Grabe. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, ito ang isang app na kanilang ginawa upang matukoy nila kung alin sa mga lugar sa Pilipinas ang posibleng lumubog. At kapansin-pansin, mga kaibigan, ang Metro Manila ay nagiging kulay pula. Ibig sabihin, halos buong Metro Manila ay lulubog pag magpapatuloy ang pag-angat ng sea level sa ating bansa. At kung ating mapapansin, ilang parte rin ng San Fernando at Bulacan ay maaari ring lumubog, mga kaibigan. Ito pa ang sabi ni Dr. John Manalo, isang climatologist sa PAGASA. Grabe, no? At din siyang pakinggan, mga kaibigan. Meron po tayong tool na ginagamit para ma-monitor yung sea level at makita natin what if, ano ba yung mga lulubog na mga lugar kapag in-adjust natin yung sea level rise ng 1 meter, ano ba yung mga pinakamatekuan na lugar. Meron po tayong report niyan, no, na nirelease sa PAGASA. Ang pangalan po ng report ay Observed Climate Trends and Projected Climate or Climate Projection
So ano ba yung magiging rainfall temperature after 50 years or 2100? So after 30 years. At nakita po natin doon sa IPNA at sinama po natin sa report natin na yun na meron pong pagtaas na 5.7 to 7 mm per year sa Pilipinas. Ito pong analysis na to ay based on 1993-2015. At hindi lamang dahil sa climate change, mga kaibigan, lumulubog daw ang isang lugar. Maaring ang dahilan din ito ay ang mga fault lines. Pwede. Na habang gumagalaw ang mga fault lines, ay ang lupa ay unti-unting bumababa na sanhi na paglubog ng isang lugar. Totoo yan. At isang dahilan pa, mga kaibigan, na gumuguho ang lupa natin ay dahil sa paggamit ng mga puso na ito ang pinanggagalingan ng pang-araw-araw nating pangangailangan sa katubigan. At ika pa, sa isang pag-aaral mula sa subsidence in coastal cities throughout the world observed by INSAR, ang Metro Manila ang pangalawa sa pinakamataas na paggamit ng tubig sa ilalim ng lupa. At ito rin ang isang dahilan kung bakit gumuguho ang lupa sa Metro Manila dahil nawawalan ito ng tubig at unti-unting bumababa ang lupa sa syudad na ito. At ito ay tinatawag na land subsidence, ang pagguho ng lupa sa ilalim. At kaya kung bumababa, ating mapapansin, no? Mga kaibigan, ito ay isang nakakabahala na pangyayari sa ating lugar, lalong higit sa Metro Manila. Pero ayon sa mga eksperto, mga utol, may solusyon pa daw ito. Okay? Marami solusyon sila nilalabas. Kaya lang nga, more or less, mga 70 to 80% ng mga tao o mamamayan ng mundo, walang pakialam kasi. So, marami. Yung iwasan yung polusyon, pagtatapon ng tama ng basura, yan. Yan yung mga tugon dyan, mga utol. Alaan nyo lang, napakaliit na bagay na kaya natin gawin. Pagtatanim ng mga puno, kaya natin gawin yan. Ngunit hindi natin ginagawa. Sinasawalang balahala lang natin, tapon tayo dito, tapon doon, di ba? Yung mga basurang kalat natin, napakaliliit lamang. Pero kung sa tamang lalagyanan, makakatulong tayo unti-unti. Kasi ito naman nangyayaring climate change, hindi rin naman overnight nangyari. Throughout, no, centuries nating inaabuso yung mundo. Kaya nangyayari yan sa atin ngayon. Pero yung solusyon, mga utol, ay nilalabas yan ng ating gobyerno. Paulit-ulit. Tayo lang yung pabaya. Tayo lang yung mga mamamayan. Okay, ano masasabi nyo dyan? Pakicomment na lang. Tuloy na natin. O kung hindi ka nababahala, dapat kang mabahala. Na sobrang hinahangahan nating mga Pilipino. Ngunit kung ating mapapansin, mga kaibigan, halos suktulan na rin ang kasalanan ng syudad na ito. Dahil makikita natin dito ang iba't ibang klase ng imoralidad na hindi katulad noong araw, ang Metro Manila ngayon ay pugad ng mga kasalanan ng ating bansa. Okay, mautol, ititigil na natin to. Puro kasalanan. Alam naman natin na kasalanan. Anyway, maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo, mga utol. So, kailangan ko ang inyong komento at opinion. Hinggil dito, pa-comment na lang sa comment section. Kung may mga nalalaman pa kayo na dapat natin idagdag. At syempre, hinihikayat ko rin kayo na tulungan natin ang ating bayan, no? Para hindi mangyari ito. Para sa mga susunod na henerasyon, manahin pa nila, may abutan pa sila. Diba? O hindi magsisimula sa atin o sa inyo, kanino? Simulan natin. Maaari ba yun? Ako, nagtatanim ako ng puno doon sa farm. Nagtatanim ako ng mga puno. So, nakakadun pa lang, nakakatulong na o tulong ko na rin. Hindi ako nagtatapo ng basura sa kung saan-saan lamang. Doon sa tamang tapunan. Anyway, mga utol, muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Prime Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Huwag niyong mababaliwalain to.